di ba po nakapag, ano, nagkaroon na po kayo ng talakayan with CIO po dati about po dun sa ating HEA at may paliwanag niyo mga po rin kung ano po yung tungkol saan po yon at yung ibang mga information po about dun. Sa pagkakatanda ko po, January po yun, yun yung kinuha na po. Ngayon po ay April na po. So, meron po tayong mga kababayang Kalapeño, lalo na po yung mga BHW po natin na nagtatanong po kung ano na po yung estado po ng HEA po ngayon. Una po ay magandang hapon po sa lahat po ng nanonood po nitong interview po natin. Ano? Tama po, no? Last January nakapagpa-interview po ako about sa status ng health emergency allowance o yung HEA na tinatawag natin dito sa Calapan City. Ano? Nung time na yon, ang sinasabi po nating updates ay ang Calapan City nakapagpasa na ng mga documents na kailangan at ito ay waiting lamang for the release of funds. Ano po? Simula po January hanggang itong April ay wala pa po tayong mga funds na natatanggap mula sa central office na naka-allocate sa mga facilities. Bagamat last Friday po ay nagkaroon ng update ang regional office sa status lahat ng mga hinihintay nating HEA. Ano po? Kasama po sa mga hinihintay nating HEA allowance ay yung July to December 2021, July to December 2022 at yung January to July ng 2023. Ano po? So yun po yung tatlong ating iniintay. So ang status po nito ay on process po ano and waiting for budget. Teka lang para sigurado po ano. Ayun. On process po ang status nito at may naka-allocated na pong amount sa atin. So amount to be transferred ay determined na po kung gaano kalaki. So ibig sabihin yung pong allocation sa atin na request na po yung fund noon sa central office at waiting na lang po for download. Ano po? So once na ma-download po yung fund na yon ay ito pong facility ay gagawan po ng mga cheque. Tapos yun po, abisuhan natin na ang LGU kapag pwede na po itong i-pick up. Kasi yung mga cheque ito po ay sa office namin sa QMMC pinipick up. Ano po. So simula po January hanggang ngayong April, wala pa pong na-release na kahit anong health emergency allowance sa kahit anong facility ng Mimaropa. So para malinaw, baka kasi merong mga ang akala ay nandito na sa city at nakaano lang, hindi pa lang nare-release. Ano. Pero wala pa pong nare-release. Bagaman ang city ay nakapagpasa na po ng mga documents na kailangan. Kaya po yung status natin ay on process at may amount to be transferred na. Ibig sabihin yung mga documents na required from Calapan City ay naipasa na natin. Ano? Yung pinakahuli po nating na-upload mula sa Calapan City ay yung appeal naman po para dun sa mga for inclusion na hindi nakasama dun sa mga original listing. Ano po? So yun po ay inihintay pa natin ng approval ng regional director at saka pa lang natin pwedeng i-process naman. Isang katanungan po sir, paano po malalaman ng mga Kalapeño po kung pwede na po siyang makuha po? Ayun. Ang usually naman po kapag meron na tayong na-transfer na mga cheque at on process na to, meron pong hinihingi ang ating CHSD na DQAT ano po. Ay, hindi pala DQAT, yung sa ano mga tawang term doon. Basta meron silang per month po yun na hinihingi. Eh, depende kung gaano kadami din yung month to be transferred. Merong parang document po siya na nagpapatunay na tayo nga ay nandun sa list at ito ay mapoprovide po. Ano po. So, nung January to June 2022 ay nagpasa din naman po yung lahat ng mga members ito kasama yung mga BHW. So usually po inaabisuhan ng LGU na po 'yon ng kasi ang downloading naman po natin ay sa ating LGU eh. Sila po yung kumukuha ng check, eh, dinideposit tapos saka po ini-incash para doon sa mga nasa payroll. Ano po. So inaabisuhan naman po ng LGU ng Calapan City kapag ito ay for release na. So far wala pa naman po, hindi pa po siya for release at dahil wala pa nga pong natatransfer. Ito na lang po sir, last na po. Konting mensahe lang po sir para po sa ating mga kababayan na kasi po may mga nagko-comment din po sa page. Konting mensahe lang po para sa kanila na parang pampakalma lang po. Para kanila sir. Ayun po. No? So sa lahat po ng mga naghihintay ng HEA, huwag po kayo mag-alala, hindi lang po kayong naghihintay nito. Ano? So hindi lang din Calapan City yung may mga hindi pa po natatanggap na health emergency allowances. Even yung ating mga private hospital dito,
sila po ay naghihintay din at yung iba nga ay mas madami pang buwan yung hinihintay nila kaysa doon sa hinihintay ng Calapan City. Ano po? So once naman po mapasa natin, ang proseso po kasi ng para lang mas maintindihan natin ito. So ang City Health po, nag-upload po sila nung tinatawag na master list, correct master list. Tapos pagkatapos po itong ma-upload, kami po ay nag-validate o chine-check natin listahan. So kapag pumasa po sa amin, i-approve po namin yon. Tapos dediretso po siya ng Central Office ng DOH. So si Central Office ng DOH, sila din po ay may level din na nag-validate din sila. So kapag meron silang mga gustong linawin, gustong mga tanungin pa, ay mag-i-email sila sa facility para humingi ng mga additional na documents or mga evidences na magpapatunay na yung in-upload natin ay nasa tamang risk assessment. Ano. So once ma-upload po yun, ma-approve, ay mag-notify sa facility na approve na yung kanilang CREC for that specific month. So kapag yun po ay na-approve na, ipiprint na ni facility, ipapasa po yan sa CHD. At dun pa lang po mag-start yung pag-process kung magkano yung amount na i-request for that facility. Ano po? Then, yun, kapag na-request, na-process, hintayin lang ma-download yung pera, tsaka pa lang po ino-notify si LGU na ito ay for release na. So, sa mga, especially sa mga BHWs, ano, na nagtatanong po, may mga nagme-message din po sa akin, eh, nagtatanong na daw status, ano po. So, hintayin lang po natin, ano, ito po naman ay ibibigay, sabi nga po sa balita kung nababalitaan natin, ay nagkaroon na po ng mga additional request for fund para po maibigay talaga yung lahat ng health emergency allowance na para sa mga health workers natin sa iba't ibang facility. So, nagkakaroon lang po ng pag-antala sapagkat hindi po dire-diretso yung pag-release nila ng pondo. Subalit, ang sinisiguro po natin ay ito po ay maibibigay at aabot po sa inyo na sa tamang risk po at kung magkano talaga yung matatanggap natin. Yun po. So, hintay lang po and makakaasa po kayo na kami po ay hindi tumitigil sa pag-follow up hanggang sa ito po ay tuluyang maipaabot sa atin po at matanggap po ng mga health worker na dapat makatanggap. Salamat po.